pag-usapan natin ngayon dito sa Paris ang Freedom Fund. Yes. Saan ba ginagamit yung Freedom Fund? Bakit importante yung Freedom Fund? Bakit ang mayayaman maraming Freedom Fund? Siyempre pa, sa lahat ng wallet natin, pinaka-importante, itong pondo na ito na dapat daw ay hindi natin ginagalaw, ngunit pinapalaki ng pinapalaki. Yes, sabi nga nila, galawin mo na lahat, wag lang yung Freedom Fund ko. So sige, Terrence, excited na ako malaman nila dahil ito po ang naging sikreto naming mag-asawa. Yes, ganito kasi yung Freedom Fund, di ba? Every month, may pumapasok na sahod. Halimbawa, ang sahod ko ay 1,000 pounds o 1,000 euro, di ba? So, sa 1,000, dapat may tinatabi ka a certain percentage. Let's say, kung nag-uumpisa ka, 30%. So, 30% ang dapat nating iala sa ating Freedom Fund. Yes, 30%. 30%. So, 30% ng 1,000 is 300. No, 300 euros pa, kung euros naman yan. No? So, itong 300 na to, every month, dapat automatic ha. Yung magic word is automatic every month. Hindi ibig sabihin na malaki o maliit ang tinatabi mo. Importante, automatic siya. No? So, automatic, 30% every month, 300 euros tinatabi mo. Tapos, hindi mo yan tinatabi sa ilalim ng unang debt. Hindi mo yan sinisave. Ini-invest mo siya. Yes. So kapag ka tayo naglagay ng 300, ano ang gagawin ko ngayon sa akin 300? Yes, i-invest mo siya. I-invest mo sa isang bagay na kumikita siya ng pera, hindi lang ngayon, kung hindi habang buhay. Wow! So halimbawa, may 300 ako, nag-invest ako. Like ako kasi ay mahilig sa real property investment. Yes, kasi maraming investment funds dyan. Pero kami ni Tet, ito yung investment fund, nagpayaman sa amin. No? Mm-hmm. Ito yung, sa tingin ko, for OFW, is the perfect no investment fund, which is real estate. Dahil sa real estate, makakatulog tayo ng mahimbing. Hindi na bubuhat ang real estate, hindi na uubos. Hindi na nanakaw. Mahirap inakaw sa bulsa ang real estate. At nadadagdagan pa na nadadagdagan because of appreciation value and of course, rental income, di ba? Maraming real estate ngayon na modern na, na may kita na rin every month. Yun yung maganda sa real estate. May capital appreciation na, may rental income pa. No? So, for OFWs, no? Isipin nyo, saan nyo ilalagay yung Freedom Fund nyo? No? So, ibig sabihin nito, if I put my 300 euros sa aking Freedom Fund and then I invested it sa isang property investment, di ba? So, bakit sinasabi namin that this money should grow? Because if you put that money into investment sa real estate, there is an appreciation value, di ba? Minimum every year, 7 to 10% kikita ang inyong pera. So, that's already growing your money from 7 to 10% a year. Yes, capital appreciation pa lang yun. Tapos, pwede mo pang paupahan yung condominium unit mo, itong real estate mo. Pag pinapaupahan mo yan, may rental income ka buwan-buwan. Diba? Ang gagawin lang naman natin, hindi ito bagong sekreto, ang gagawin lang natin kung anong ginagawa nila. Kung nasa abroad tayo, sino ba ang may-ari ng unit na inuupahan natin? Ano ba ang ginagawa nila? Wale, diba? Every month, nagbabaya tayo sa kanila. So, ang gagawin naman natin, sa Pilipinas naman. Yeah, so yan ang tinatawag natin na passive income. Yes, na ang maganda dito, habang buhay. Kahit nakatulog ka, kumikita yung pera mo. This is what you make money working for you. Ito yung tinatawag natin, let money work for you na. Yan, so ngayon po nalaman nyo na ang isang bagay na pwede natin gawin sa ating 30% income putting to our Freedom Fund and let it grow triple, quadruple, and someday it will help you to come back to the Philippines free and rich and never work abroad again. Yes, ang sekreto dito, palakihin ng palakihin ng palakihin ng palakihin yung Freedom Fund to a point na tinatawag natin absolute freedom na. Ano ba yung absolute freedom? Bali, ibig sabihin yung income ng Freedom Fund nyo, kaya na pang bayad sa necessity fund, kaya na pang bayad sa gift fund, kaya na pang bayad sa ganitong bakasyon, di ba? So, hindi ka na magtatrabaho. This is the time that you never have to work abroad again.